Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang A Shop for Killers na napalabas noong 2024. Ito ay patungkol sa isang babae na napamanahan ng bilyon-bilyong pera ng kanyang uncle at ng arsenal. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang serye sa isang kanayunan na tumutuon sa isang bahay na may sirang pader at basag na mga bintana. Isang grupo ng mga alipors ang naglalakad patungo sa bahay sa pamamagitan ng bukid. Matapos nun, inaayos ng isang sniper ang kanyang baril sa loob ng isang van. Binabantayan niya ang bahay at binaril ang sirang pinto, ngunit ang kanyang bala ay hindi tumama sa isang batang babae sa loob, na tumalon pabalik sa kanyang pinagtataguan at humawak sa kanyang ulo sa takot. Ang bala ay tumama sa isang larawan ng pamilya sa dingding at nabasag ang salamin nito. Isang babaeng sugatan ang nakaupo sa kabilang bahagi ng silid habang ang isang lalaki ay walang malay sa sahig. Ang batang babae, si Gian, ay nakakita ng baril sa sahig at gustong abutin ito, ngunit ang binaril ng sniper ito at nagpadausdos sa ilalim ng sopa, ang baril ay patuloy na pumuputok sa di kalayuan. Nagulat si Gian at napaatras, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili na mag-focus. Isang flashback ang nagpapakita kay Gian at ang kanyang Tito Jinman na nanonood ng isang action movie. Kapag kinukot siya ni Gian kung paano maginhawang nakakaligtaan ng pangunahing karakter ang lahat ng mga bala, sabi ni Jinman, ang mga tao ay palaging may mga blind spot, at ang bida ay gumagamit ng mga tamang blind spot upang mag-navigate sa kanyang paraan. Pabalik mula sa kanyang flashback, si Gian ay may ideya. Itinali niya ang isang salamin sa isang wallis at ginamit ito upang suriin ang posisyon ng sniper at ang kanyang blind spot. Bumangon din ang walang malay na lalaki, at kinakabahang pinagmamasdan ng babae ang ginagawa ni Gian. Pagkatapos ng ilang pagsubok, nalaman niyang nasa tuktok ng pinto ang blind spot. Tumalon siya sa ibabaw ng refrigerator at naghahanda na tumalon sa likod ng sofa. Binaril siya ng Mama Meryl na nakatago ngunit hindi siya nataman. Dumapa si Gian sa ilalim ng sopa at sinubukang abutin ang handgun sa ilalim, ngunit nang iangat niya ang sofa, may nakitang mas maganda pa ang dalaga, isang malaking baril na nakatago sa loob. Ngayon, oras na ng sniper na tumakbo. Bumalik ang eksena sa nakaraan nang si Gian ay nasa istasyon ng pulisya kung saan sinabi ng isang lalaki na binugbog siya nito. Mula sa CCTV footage, nalaman ng pulisya na hinabol ng lalaki ang isang babae sa isang babaeng banyo, at pinalayas siya ni Gian at binugbog dahil sa ginawa nito. Gustong umalis ni Gian, pero sabi ng pulis, kahit na mali ang ginawa ng pervert ay hindi niya dapat ginawa ang ganoon. Tinawag ni Gian ang kanyang tiyuhin upang kunin siya, ngunit kinuha ng isang pulis ang telepono sa halip at ipinaalam sa kanya na ang kanyang tiyuhin ay patay na. Si Gian ay masyadong natigilan upang magsalita. Pagkatapos ay lumilitaw na siya ay nasa isang kotse na minamaneho pabalik sa bahay ng kanyang tiyuhin. Sa kotse, iniisip ni Gian ang oras kung kailan naglalagay si Jinman ng mga security bar sa bintana ni Gion sa kanyang bagong apartment sa Seoul. Binigyan din siya nito ng isang metal na aparador na hindi tinatabla ng bala, kahit na sa tingin niya ay sobra-sobra ito dahil wala siyang pera at nakakapangit ang kanyang lugar. Ipinaliwanag ni Jinman na ligtas siyang nagtatago sa loob ng aparador kung umuulan ng mga bala, kaya napatawa si Gian ng malakas. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Gian ang tungkol sa isang may-ari ng tindahan na hindi sapat ang ibinayad sa kanya para sa kanyang part-time na trabaho at kalaunan ay natagpuan sa isang aksidente sa sasakyan na bali ang lahat ng kanyang mga buto, na kailangang manatili sa ospital sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pumayag siyang bayaran siya at ang iba pa niyang mga biktima. Sinabi ni Jinman na siya ang may gawa noon, ngunit sa tingin ni Gian ay nagbibiro siya. Pagkatapos ay kinunan ni Jinman ang larawan ng university card ni Gian at sinabi sa kanya na mahalagang tandaan niya ito. Yun pala ang huling sinabi nito sa kanya. Sa kasalukuyan, sinabi ng taxi driver na nagmamaneho kay Gian na kaibigan siya ni Jinman sa paaralan. Ipinaalam niya sa kanya na patay na ang kanyang tiyuhin, at iniiwan niya ang kanyang card sa kanya kapag ibinaba niya siya. Pagkatapos ay pumunta si Gian sa morgue para i-verify ang pagkakakilanlan ng bangkay ng kanyang tiyuhin. Siya ay may sugat sa kanyang lalamunan, at dahil walang nakita sa paligid ng kanyang bahay, ang kaso ay napagpasyahan bilang isang pagpapakamatay.
Nagtataka si Gian kung bakit biyak ang lalamunan niya sa halip na pulso, tulad ng mga karaniwang kaso ng pagpapakamatay. Nang itinulak ang kanyang katawan pabalik sa loob, napansin ni Gian ang isang tato sa kanyang binti na may nakasulat na Mirth Health. Pagkatapos ay sinundan niya ang libing. Nang makarating siya sa bahay ng kanyang tiyuhin, nakilala niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Bae Jongmin. Bata pa lang sila, magkakilala na sila. Tinulungan siya ni Jongmin na gumawa ng larawan ng kanyang tiyuhin para sa libing na naputol sa larawan ng pamilya. Siya ay isang computer science student at nagtatrabaho ng part-time para kay Jinman para sa Eat Stuffs at siya rin ang huling taong nakipag-usap sa kanya. Nag-alok pa siyang linisin ang banyo kung saan natagpuan si Jinman. Sa libing ni Jinman, dumating ang taxi driver kasama ang higit pa sa mga dating kaibigan ni Jinman. Sa mga bouquet ng bulaklak na natanggap ni Gian, ang isa ay mula sa isang taong nagngangalang Lee Yun-gun. Pagkatapos ay napansin ni Gian ang isang pares ng kambal na kapatid na dumarating sa libing. Tahimik sila at hindi nagsasalita kahit kanino. Sa labas, isang misteryosong figure ang humihit-hit ng sigarilyo at nagpaalam kay Jinman. Samantala, nilinis ni Jongmin ang banyo ni Jinman at nakakita ng isang mobile phone na nakatago sa isa sa mga aparador. Sa libing, pinag-uusapan ng mga dating kaibigan ni Jinman kung paano maaaring hindi maganda ang takbo ng kanyang negosyo sa pagbebenta ng mga hose. Pinag-usapan nila ang ilang chismis tungkol sa pagiging gangster o especially iyan ni Jinman. Ang taxi driver, nalasing na ngayon, ay galit na galit sa kung paano ang iba na gumagawa ng masamang chismis tungkol sa Jinman ay naalala na si Jinman ang nagligtas sa kanilang lahat nang ang kanilang mga ama ay natalo sa kanilang pera sa pagsusugal. Si Jinman ang nagligtas sa kanya at sa kanyang kapatid noong sinubukan silang patayin ang kanilang ama at ihulog ang isang bag na puno ng pera sa kanilang bahay. Ang paghahayag ay nagulat sa iba, na hindi alam. Pagkatapos, pumunta ang lahat sa sementeryo at saksihan ang cremation ng Jinman. Nang makabalik si Gian sa bahay, inamin ni Gian kay Jongmin na naiinis siya sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay pumasok siya sa bahay at nakahanap ng lumang pares ng damit na isusuot. Pinagmumultuhan ng mga alaala ng kanyang tiyuhin sa bahay, sa wakas ay nasira siya. Pumasok si Jongmin habang umiiyak, at hiniling niya sa kanya na manatili sandali. Ilang sandali pa ay nakatulog na siya sa balikat niya. Nang nagising siya, ibinibigay niya sa kanya ang telepono na nakita niya. Isa itong lumang modelo, na ikinagulat niya. Nakatanggap ang telepono ng isang text mula sa isang taong nagsasabing nagbayad siya kay Jin ng 70 milyong won. Ang isa pang text ay nagpapakita sa kanya ng balanse sa bangko na 18.7 bilyong won. Ipinakita ni Jongmin kay Gian sa website na binago niya para kay Jinman, na nagbebenta noon ng mga hose. Ngunit alam nilang pareho na hindi maaaring kumita ng ganoong kalaking pera ang mga hose, na pagtanto nila na ang website ay isang harapan lamang para sa ibang bagay, at natuklasan ni Jongmin ang isang website na tinatawag na Mirth Health na nagbebenta ng mga armas sa dark web. May dumating na mensahe sa website mula sa taong nagbayad ng pera. Nang sumagot si Gian na sarado ang tindahan, napagtanto ng tao na patay na si Jinman at sinabi niya na sa halip ay pupunta siya para kay Gian. Mabilis na isinara ni Jongmin ang webpage. Tulad ng iminumungkahi niya na tumawag sila ng pulis, tumunog ang doorbell. Kinuha ni Gian ang intercom at kinausap ang isang babaeng nagngangalang So Minhai na nagsasabing siya ang Chinese tutor ni Jinman. May mga armas ang babae sa kanyang bag. Nakatanggap si Gian ng isang text sa telepono na nagsasabi sa kanya na huwag mamatay sa kamay ng iba dahil ang taong iyon ay gustong pumatay sa kanyang sarili. Samantala, lumakad na si Minhai mula sa gate hanggang sa front door at gustong makapasok. Sa sandaling iyon, maraming drone ang lumilipad patungo sa direksyon ng bahay ni Jinman. Ang eksena ay lumipat sa isa pang alaala ni Gian noong siya ay 7 taong gulang. Siya at ang kanyang pamilya ay naghahapunan kasama si Jinman, na nagpakita pagkatapos ng 8 taong pagkawala. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Gian bilang kanyang tiyuhin, at ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Sa kasalukuyan, nakikita natin si Minhai na nagmamaneho papunta sa bahay ni Jinman at nagpapadala ng mga drone patungo dito. Sumunod ay nakita natin siyang nakatutok ng baril sa bahay. Lumipat ang eksena sa libing ng lola ni Gian noong napakabata pa ni Gian. Iniisip ni Jinman na may kakaiba sa pagkamatay niya, ngunit sinabi ng ama ni Gian na masama ang pakiramdam niya sa loob ng maraming taon.
dahil sa 8 taon na bigla na lang nawala si Jinman. At dahil doon ay galit ang papa ni Gian sa kapatid niya. Ayaw ng nanay ni Gian na mag-away sila, kaya nang makita niyang nalaglag ni Gian ang ulam, pinakiusapan niya si Jinman na ihatid siya at umuwi habang inaasikaso nila ang lahat. Nang umalis ang dalawa, dumating ang isang lalaki sa libing at kinausap ang mga magulang ni Gian. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Jinman at nakikiramay. Siya pala ang sniper ngunit mas bata na may ibang hairstyle. Sinasabi niya na siya ay isang dating kaibigan ni Jinman, ngunit may nakakatakot na vibe ang nagmumula sa kanya. Pag-uwi, hindi makatulog si Gian at nagtanong kay Jinman tungkol sa kamatayan. Nanonood siya ng isang dokumentaryo ng kalikasan kung saan inaatake ng mga hina ang isang leon at sinabi kay Gian na hindi dapat katakutan ang kamatayan. Tanging ang mahina ang tumatahol habang ang malakas ay nananatiling tahimik. Pagkatapos ay tumatawag si Jinman sa kanyang burner phone. Sumagot siya at sinabi kay Gian na kailangan niyang bumalik sa funeral hall at uuwi itong mag-isa. Darating ang kaibigan ni Jinman para kunin siya, ngunit dapat lang niyang buksan ang pinto kung kaya niyang lutasin ang isang bagtong. Pumili siya ng bagtong tungkol sa isang kabayo, at sumang-ayon siya, na sinasabi sa kanya na babalik siya kagad. Nang wala na siya, may lalaking lumapit sa pintuan ni Gian at sinubok ang buksan ito. Itinanong niya sa kanya ang bagtong, ngunit hindi sumasagot ang lalaki, binuksan lang niya ang lock at pumasok. Bago pa niya magawa, may humila sa kanya palabas, at padubog na sinara ang pinto. Narinig ni Gian ang pag-aaway nila, at pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang isa pang lalaki at ipinakita sa kanya ang tamang sagot sa bagtong. Nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng pag-type sa kanyang telepono at sinabi sa kanya na kaibigan siya ng kanyang tiyuhin. Habang mas maraming tao ang umaakyat sa hagdan, sinabihan niya si Gian na manatili sa kanyang silid. Sa gitna ng labanan, binuksan niya ang pinto at nakita niya ang sniper mula sa bago niya inatake ang kaibigan ng kanyang tiyuhin, na pinutol ang kamay nito. Ang sniper at ang kanyang kasamahan pagkatapos ay pumasok sa kanyang silid at nakitang wala itong laman, mabilis niyang nalaman na si Gian ay umakyat sa bintana at nakasabit sa isang poste sa labas ng gusali. Nang abutin siya nito, hinayaan niyang madapa siya sa ilang sofa na itinapon sa kalye. Tumakas siya, at hinabol siya ng mga ito. Habang tumatakbo palayo, nabangga siya ng isang van. Gayunpaman, nagdudulot ito ng maraming tao sa paligid niya, at ang mga pumatay ay kailangang sumuko. Sa kanyang paggising sa isang ospital, narinig natin ang 2 pulis na nag-uusap kung paano pinatay ang kanyang mga magulang sa libing, at siya ay naiwang mag-isa sa bahay at sinubukang lumabas ng bahay. May tiyuhin daw siya, pero ilang taon na itong nawawala. Sa gabi, nanaginip si Gian ng isang hina na papasok na may napunit na kamay sa bibig nito. Tumalon ito sa kama ni Gian at nginitian siya. Nagising siya sa kama sa ospital, ngunit ang isa sa mga pumatay ay nasa labas mismo ng kanyang silid. Pumasok siya at napagtanto na nakatakas muli si Gian. Tumakbo siya hanggang sa morgue at gumapang sa loob ng isa sa mga drawer ng morgue, nagtatago sa tabi ng katawan, na lumalabas na sa sarili niyang ina. Hinahanap na siya ng pumatay na may ibang taong nagbukas ng pinto ng morgue. Nakarinig si Gian ng putok ng baril, at pagkatapos ay binuksan ng kanyang tiyuhin ang drawer at binuhat siya. Sinabi niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata at pagkatapos ay inuwi siya. Makalipas ang 1 buwan, nagmaneho si Gian at ang kanyang tiyuhin patungo sa kanayunan. Nakarating sila sa bahay na tinitirhan ni Jinman hanggang sa mamatay ito. Nang makapasok si Gian sa front door, nadapa siya at nahulog. Sinabi sa kanya ng uncle niya na hindi siya maaaring tumayong magulang sa kanya tulad ng kanyang ina at ama. Inayos niya ang sarili at pumasok sa loob. Habang natutulog si Gian, inalala ni Jinman kung paano siya sinabihan ng doktor na mayroon siyang aphasia na may dissociative memory loss. Siya ay malino na nag-aalala at sinisisi ang kanyang sarili, kahit na sinasampal ang kanyang sarili kapag nag-iisa. Sa paaralan, sinabi ng isang guro kay Jinman na si Gian ay binubuli dahil hindi siya makapagsalita. Sinubukan ni Jongmin na pigilan sila, ngunit si Gian ay masyadong nahihiya na kaibiganin siya. Nang kutsay ng isang bata na sinaksak ni Gian ang nanay niya dahil niloko sila nito ay nagalit siya ng husto at binato ng upuan ang lalaki. Sinasabi lang ng guro na hindi siya maaaring makisama sa iba. Isang araw, pagkatapos ng klase ay naglalakad siyang mag-isa pauwi habang umuulan. Nagmamaneho si Jinman papunta sa kanya sa kalsada ngunit ayaw niyang sumakay. Sinundan siya nito saglit at pagkatapos ay nagmaneho palis at iniwan siya. Pagkatapos nito ay nagkakasakit siya. Sa paglipas ng panahon, naging independent si Gian at nagsisimula ng makipag-communicate kay Jinman sa pamamagitan ng mga notes. Sa paaralan, sinabi ni Jinman sa guro na kailangan ni Gian na malabanan ang kanyang aphasia ng mag-isa lang.
Sumunod nun ay nakita natin na ikinulong ng tatlong lalaki si Gian sa loob ng basement storeroom sa paaralan. Pagsapit ng gabi, muli niyang nakita ang hina na hawak ang naputol na kamay ng lalaki. Habang patuloy niyang hinahampas ang nakalock na pinto, sa wakas ay nagsalita na siya at tinawag ang pangalan ng kanyang tiyuhin. Dumating si Jean Man at binuksan ang pinto, at sa wakas ay nailabas ni Gian ang sama ng loob niya, at sumisigaw pa siya. Tinatanong niya kung bakit hindi siya nakabalik agad gaya ng ipinangako niya noong araw na iyon. Bakit siya nahuli? Agad namang humingi ng tawad si Jean Man sa kanya. Matapos nun ay nang makauwi na sila sa bahay ay nagluluto siya ng pork belly barbecue, at sabay silang kumakain. Sa kasalukuyan, pinipigilan ni Gian si Minhi na makapasok. Sinabi niya kay Minhi na hindi uuwi ang kanyang tiyuhin. Bumunot ng baril si Minhi at nagsalita sa Mandarin, sinabing ipinagmalaki ng kanyang tiyuhin kung gaano kaganda at katalino si Gian at nag-aaral pa nga daw siya sa Gwangju University. Napagtanto ni Gian na nagsisinungaling si Minhi at sinagot siya sa Mandarin na sinasabing lahat ng sinabi niya ay mali dahil hindi ganoon ang sasabihin ni Jean Man. Tumawa lang si Minhi at umalis. Nakatanggap si Gian ng isa pang text message mula sa isang taong nagsasabing papatayin niya siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Jongmin si Gian sa loob at ipinakita sa kanya na nahack siya sa account ng operator ng website. Ang mga tuntunin ng website ay nagsasabi na ang mga autorisadong miyembro ay nangangailangan ng mga code upang makabili ng mga produkto. May apat na code. Ang code red ay para sa mga taong pumapatay ng tao. Ang purple ay para sa mga especially iya. Ang yellow ay para sa crew ng paglilinis at ang green ang huli sa mga code. At ang sino mang may mga codes ay hindi dapat atakihin ng merong code green. Kung ang green ay inaatake, ang iba ay dapat ipagsapalaran ng kanilang buhay upang protektahan ng green na siyang operator ng Mirth Help. Si Gian at Jean Man ang mga code green. Nang si Gian ay nalilito pa sa lahat ng impormasyon, isang pagsabog ang humanig sa bahay. Lumabas sila upang makitang sirang-sira ang panlabas na dingding ng bahay. Dalawang drone ang umaatake sa mga salamin na bintana ng bahay at pinapaulanan sila ng mga bala, ngunit hindi ito nabasag. Hinawakan ni Gian ang kamay ni Jongmin at sinubukang lumabas ng bahay sa pamamagitan ng pintuan sa likod, ngunit isang drone ang nasa labas na humaharang sa kanilang ruta. Tumalo ng dalawa pabalik sa loob at isinara ang pintong gawa sa bakal. Napagtanto ni na Gian at Jongmin na ang bahay ay gawa sa mga matitibay na materyales, bigla nilang napansin ang lahat ng mga drone na huminto sa pagbaril ng mga bala, sa halip, sinimula nila ang pagbaril ng ilang maliliit na itim na aparato sa mga salamin na bintana. Pagkatapos ng ilang segundo, sumabog sila at nabasag ang salamin. Tumakbo si Gian sa kanyang silid habang si Jongmin ay gumagapang sa isa pang silid may bulletproof na metal na aparador. Nagpasya siyang magtago sa loob. Isang drone ang pumasok sa bahay at sinundan sila. Nagpaputok muna ito ng mga bala sa aparador, pagkatapos ay pinasabog ng drone ang pinto ng aparador, at tumambad si Jongmin. Ngunit si Gian ay pumasok at inatake ang drone gamit ang isang slingshot, pagkatapos ay sinira niya ito gamit ang isang upuan. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga lalaki na nakatayo sa tabi ng apoy nang dumating ang isang lalaking nagngangalang Mr. Kim. Kumuha siya ng kutsilyo at naglabas ng maliit na chip mula sa kanyang braso, sinabing hindi na niya kailangan ng mga code. Dumating din ang sniper, at dito ay nalaman natin na ang pangalan niya ay Song Jo. Sinabi niya sa grupo na kung sino ang makakapatay o makahuli sa pamangkin ni Jean Man ay makakakuha ng bonus. Sumakay silang lahat sa isang van at tumungo sa kinaroroonan ni Gian. Matapos nun ay nagkaroon ng isang flashback noong si Gian ay 17 taong gulang. Kakauwi lang niya galing paaralan at nadatnan niya sa bahay ang mga construction worker na nagbubutas ng pader. Sa tingin ni Gian, ang bahay ay maayos pa, ngunit ang kanyang tiyuhin at ang mga manggagawa ay iginiit na kailangan itong ayusin. Habang nandoon sila, hiniling niya sa kanila na maglagay ng bintana sa kanyang kwarto. Nangangahulugan ito na kailangan nilang manatili ni Jean Man sa ibang lugar sa loob ng 2 linggo. Ang solusyon dito ni Jean Man ay ang pag-akyat nila sa Yuresan Mountain. Nagkampo sila sa isang kuweba sa bundok, ngunit biglang nilalagnat si Jean Man at walang signal ang telepono ni Gian. Nabalian pa ang mga paa niya, at dahil dun ay di na alam ni Gian kung ano ang gagawin. Naglabas ng mapa si Jean Man at sinabi sa kanya na tumungo sa isang kanlungan upang makakuha ng emergency phone. Matapos nun ay binigyan siya ng slingshot para maging panlaban niya sa mga oso. At kung sakaling may mangyaring masama sa kanya ay sinabihan niya ito na isiga ang kanyang pangalan ng malakas ng 3 beses, tulad ng ginawa niya noong siya ay kinulong sa basement ng paaralan noong bata pa siya. Nang umalis siya, tinawagan ni Jean Man ang isang lalaki na nagngangalang Peizen at sinabihan siyang papunta na si Gian, na sinasabing hayaan siyang magpasya para sa kanyang sarili.
Kumbaga, nagpapanggap lang siyang may sakit. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng kuweba at nakakita ng isang rifle bag na nakatago. Samantala, si Gian ay bumaba sa bundok at sa wakas ay nakarating sa kanlungan. Binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanya ang mga aso na kumakain ng karne, na hindi nagtagal ay naisip niya na ito ang putol na kamay na laman ng bangungot niya noong bata pa siya. Napaatras siya sa takot nang magsimulang lumapit sa kanya ang mga aso, ngunit ginamit ni Gian ang slingshot para barilin ang nakakatakot na hina. Kinagat ng isa sa mga aso ang kanyang kamay, at ginamit ni Gian ang isang bato para hampasin ito at paalisin. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagbaril sa hina gamit ang slingshot hanggang sa dumating si Jinman at nailigtas siya. Sa wakas ay pinaalis ng kanyang putok ang lahat ng aso. Paalis na sila sa sasakyan. Nagulat si Jin na nagawang bumaba ni Jinman na may lagnat at bali ang paa. Mabilis daw siyang gumaling. Galit si Gian na binigay niya ang slingshot habang may hawak na baril para sa sarili. Sinabi yun ni Jinman dahil hindi niya alam kung paano ito gamitin. Makalipas ang ilang oras, nagpraktis si Gian sa paggamit ng slingshot sa bukid malapit sa kanilang bahay. Kumuha si Jinman ng baril at tinuruan siya kung paano ito gamitin. Sa kasalukuyan, sinisira ni Gian ang drone na umaatake kay Jongmin. Ginagamit nila ang bulletproof na pinto ng aparador bilang isang kalasag upang lumabas. Sa sala, isa pang drone ang gumagala. Ginagamit ni Gian ang tirador para barilin ito, ngunit wala itong nagawa, at sa halip, pinaulanan sila ng mga bala ng drone. Pagkatapos ay binaril nito ang mga itim na aparato at pinasabog ang pinto, na inihagis sina Gian at Jongmin sa sulok. Lumapit sa kanila ang drone at naiisip nilang mamamatay na sila. Matapos noon ay nakita natin si Minhee, ang babaeng sinubukang pumasok sa bahay noon, ay nagpaputok ng baril, nagpapadala ng sonic blast na nagpabagsak sa lahat ng drone. Pumasok siya sa bahay, kinatok si Jongmin, at tinanong kung sino siya. Habang sinasagot niya na kaibigan siya ni Gian, tinuturok siya nito ng isang bagay para mahimatay siya. Lumabas si Gian dala ang slingshot at itinutok ito sa kanya habang si Minhee ay may hawak na baril. Binaril siya ni Gian at nagsimula silang mag-away. Gayunpaman, mabilis na natalo si Gian. May binanggit si Minhee tungkol kay Jinman, kaya natarante si Gian. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang bala na muntik tumama kay Gian. Ang bala ay mula kay Songjo na umaatake kay Gian mula sa kanyang van sa kalapit na tulay. Sinipa ni Minhee si Gian pabalik para maiwasan ng isang bala, pagkatapos ay pareho silang nagtago sa mga sulok. Sa bahay, sinabi ni Minhee kay Gian na narito siya para protektahan siya. Alam niyang sinabihan si Gian na isiga ang pangalan ni Jinman ng 3 beses sakaling nasa panganib siya. At sa kanilang bisig, may mga nakatanim na code, at sino mang nakatanggap ng code ay may tungkulin na protektahan siya. Alam din niya na 3 beses lang itong ginamit ni Gian sa nakalipas na 10 taon, noong binubuli siya ng isang batang babae noong middle school, noong college siya nang siya ay Bastusen, at kamakailan lang noong ang may-ari ng tindahan ay may gawin na masama sa kanya. Sa 3 pagkakataon na yon, ang mga salarin ay nahaharap sa hustisya. Sa pamamagitan ng pagsigaw sa pangalan ni Jinman, pinakilos ni Gian ang lahat ng taong nakatanggap ng code, at kailangan nilang pumunta para tulungan siya. Samantala, ang sistema ng pampublikong address ay patuloy na nagsasabi sa mga taga-Nayo na ang hukbo ay nagsasanay sa larangan. Pero ang lahat ng yon ay pawang kasinungalingan lang ni Songjo para walang makikialam at tutulong kay Gian. Ang grupo ng mga Alipores ay naghahanda para sa pag-atake. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng pangkat kay Songjo na handa na sila, samantala, si Minhee ay naghagis ng smoke grenade sa sahig na nagpalabo sa paningin ni Songjo. Tumawag siya ng isang tao, at pagkatapos ay isang drone ang ipinadala upang alisin ang usok. Binaril ito ni Minhee ngunit pagkatapos ay bumaril si Songjo at nataman sa braso si Minhee at nabitawan niya ang kanyang baril. Sinabi ni Mr. Kim kay Songjo na ang pakikipaglaban kay Minhee ay mahirap kaya nasabi nito na magdadagdag siya ng bayad. Tila kilala siya ng mga ito at sinasabing siya ay code red at purple. Bumalik sa unang eksena ng palabas. Ginamit ni Gian ang wallet at salamin para hanapin ang mga blind spot ni Songjo. Tumalon siya mula sa tuktok ng refrigerator upang pumunta sa kabilang panig ng silid. Nang baligtarin niya ang sofa, nakita niya ang isang malaking rifle na nakatago sa ilalim. Ginagamit niya ito para bumaril at nataman niya ang bintana ng van ni Songjo, ngunit nahulog siya pagkatapos ng pagbaril. Ginagamit ni Minhee ang kaguluhan para tulungan siyang bumangon. At nagigising na din si Jongmin ngayon. Sa sandaling iyon, ang bahay ay napapaligiran ng ibang mga lalaking naglalakad. Mabilis na pinatay ni Minhee ang isang lalaki na papalapit sa kanila.
Nagsimula silang umatake, at sinabihan ni Minhee sina Jian at Jongmin na pumunta sa isang nakatagong silid sa workroom ni Jinman habang tinatakpan niya sila. Nakarating sila sa storage shed kung saan ginagabayan sila ng Minhee sa isang locker na may keypad. Ang passcode pala ay ang school ID number ni Jian. Ang mukha ni Jian ay naskan, at ang buong seksyon ng sahig ay gumagalaw pababa na parang elevator. Bumaba ito sa isang napakalaking bodega na may mga istante na mga baril. Nang maramdaman nilang ligtas na sila, lumabas sa anino ang isang lalaking nakamaskara at tinutukan sila ng baril. Kilala niya si Jian at nagpakilala siya bilang kapatid. Samantala, pumasok sa shed ang mga tauhan ni Songjo. Pinapanood sila ni Minhee mula sa tuktok ng isang istante. At lumipat ang eksena mula sa labas ng shed at naririnig natin ang patuloy na putok ng baril sa loob ng bodega. Sumunod ay nagkaroon ng isang flashback sa isang korte sa ibang bansa kung saan kinu-question si Jinman. At tinanong siya ng isang abogado kung nakita niya ang nasasakdal na pumapatay ng mga sibilyan. Tumingin ang nasasakdal kay Jinman at ngumiti. Si Jinman ay nananatiling tahimik at ang abogado ay nagmamadaling marinig ang kanyang sagot. Biglang lumipat ang eksena sa tawag sa telepono na natanggap ni Jinman noong nasa bahay siya kasama si Jian pagkatapos ng libing ng kanyang ina. Isang lalaking nagngangalang Jun Chon ang nagsabi sa kanya na si Bail ay buhay pa at pagkatapos ay nasabi din niya na si Songjo ay nasa lamay ng kanyang nanay. Nagmaneho si Jinman sa ospital at sinubukang tawagan ng kanyang kapatid na lalaki at sister-in-law, ngunit walang sumasagot kahit isa sa kanila. Muntik na siyang mabangga sa isang kotse na nakaparada sa gitna ng kalsada sa loob ng isang tunnel. Isang babae ang tumakbo sa kanya at hiniling na hiramin ang kanyang telepono. Hindi siya umimik at papaalis na sana nang biglang bumangga ang isang truck sa kanyang sasakyan mula sa likuran at nagsimulang barilin siya ng isang grupo ng mga tao. At dito ay napagtanto niyang isa itong setup. Sa kasalukuyan, nagkalat ang mga tauhan ni Songjo sa bodega ni Jinman. Biglang namatay ang mga ilaw at sinimula na silang patayin ni Minhee isa-isa. Walang awa niyang inaatake sila hanggang sa mapatay na niya ang lahat at ang pinununo na lang nila na si Mr. Kim ang matirang buhay. Dito ay nagsimula silang dalawa na magkaroon ng mainit na labanan at kahit na napatumba siya ni Mr. Kim sa sahig, sa huli ay nagawa rin niyang patayin siya. Sa bodega sa ibaba, isang lalaking nagngangalang brother ang patuloy na nakatutok ng baril kina Jian at Jongmin. Pagkatapos ay binato niya si Jian ng posas at sinabihan itong ilagay kay Jongmin. Nagkunwari siyang gagawin iyon ngunit biglang ibinagsak ang mga posas sa lupa at habang nagulat siya, kinaladkad siya nito paikat at nagawa niyang IH headlock ito hanggang sa mahimatay siya. Tinatanggal niya ang maskara niya. At matapos nun ay nagkaroon ng isang flashback at nagpapakita ng mga panahong medyo nagdadalaga na ng kaunti si Jian kasama ang isang batang lalaki na nagngangalang Jun Yong. Nagde-date sila, at isang araw, sinubukan siyang halikan ni Jun Yong bago siya makapasok ng bahay. Pero bago niya magawa yon ay napigilan siya nila Jinman at Pasin at hiniling sa bata na ipakita ang kanyang lisensya para sa pagmamaneho ng motor. Siya ay pinaalis ni Pasin, at si Jian naman ay asar na asar sa ginawa nila. Maya-maya, nakita natin si Jiyeon na nagtatrabaho sa isang fast food restaurant habang nakaupo sa malapit ng isang grupo ng mga estudyante mula sa kanyang paaralan. Pinag-uusapan ng mga lalaki ang tungkol sa kanya at sa kanyang tiyuhin nang ang isang babae sa grupo na nagngangalang Min Suk ay hindi sumusuporta sa kanilang sinasabi. Si Jun Myung ay pumasok ngunit umalis nang makita niya si Jian doon na ikinagagalit nito. Umuwi siya at pinuna si Jinman dahil sa kakaibang pag-uugali sa mga tao sa paligid niya tulad ng kaibigan niyang si Min Suk at ng kanyang tutor. Kalmadong ipinaliwanag ni Jinman na mayroon siyang wastong mga dahilan para sa bawat oras na iyon. Ninakaw ni Min Suk ang kanyang relo noong araw na iyon, ngunit humingi siya ng tawad at ibinalik iyon. Ang tutor ay isang pervert na inaresto dahil sa pangmamalestia, at para kay Jun Yong, ito ay dahil sa pagmamaneho niya ng motorsiklo na walang lisensya at helmet, at siya ay menor de edad at naninigarilyo. Gayunpaman, nararamdaman ni Jian na ikinukulong siya ni Jinman. Sinabi niya na siya ay nagtatrabaho ng maraming trabaho upang makaipon ng pera para makaalis na siya dito. Sinabi ni Jinman na papayag siya na paalisin siya kung magagawa na niyang tamaan siya ng isang beses sa mukha. Sa palagay niya ay hindi siya seryoso at nagtatanong kung ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang ordinaryong kamatayan. Iniiwasan niyang sumagot at sinabihan siyang hampasin siya kung gusto niyang umalis. Sinusubukan niya ngunit madaling nabigo at sa halip ay sumakit ang kanyang mga paa. Sa ibang pagkakataon, tinuruan ni Pasin si Gian na patakbuhin ng forklift sa bodega. Ginagamit niya ang pagkakataon upang subukan at tamaan si Jinman ngunit nabigo muli siya. Pinipigilan siya ni Peiza na sundan ng kanyang tiyuhin at sa utos ni Jinman, pinahimatay siya nito.
Galit na galit si Gian nang magising siya at nakita niya ang nasinisisi ang isa't isa. Pagkatapos, pumunta si Gian sa Thai restaurant ni Pasin at hiniling sa kanya na turuan siya kung paano lumaban. Pumayag siyang turuan siya ng Muay Thai sa halagang 50,000 won kada linggo. Dinala niya siya sa likod bahay, at nagsimula silang magsanay. Mabilis na bumuti si Gian araw-araw at sinusubukang pagbutihin ang kanyang lakas hanggat kaya niya. Gayunpaman, hindi pa rin niya matamaan si Jinman. Isang gabi, nadatnan ni Gian ang isang grupo ng mga lalaki na may balak gawin sa dati niyang kaibigan mula sa paaralan na si Minsook. Tumaka si Minsook, at si Gian ang napagbalingan nila. Ginagamit niya ang kanyang mga bagong kasanayan upang patumbahin ang dalawang lalaki, at si Jinman ay lumitaw bigla at tinalo ang ikatlong lalaking may hawak na kutsilyo. Ang pulis, na tinawag ni Minsook, ay dumating kagad pagkatapos. Sa pagbabalik, ibinaba siya ni Jinman sa restaurant ni Pasin. Ngunit nadatnan ni Gian ang mga pulis doon pati na rin ang isang grupo ng mga tao kung saan hiniraman sila ni Pisa ng pera. Tumakas daw siya pero nag-iwan siya ng regalo kay Gian. Sa kasalukuyan, nakahanap sina Gian at Jongmin ng setup ng mga security camera sa storeroom. Mayroong mga camera sa maraming lugar, kabilang ang kanyang paaralan at banyo. Si Gian ay nabigla at nagalit at tinanong si brother kung gaano katagal niya itong pinagmamasdan. Sinabi niya na walang oras para dito ngayon, at kailangan nilang agarang tumulong kay Minhee dahil mas maraming masasamang tao ang darating doon. Nang buksan ni Jongmin ang ilaw, natakot si brother dahil hindi niya kaya ang matamaan ng sobrang lakas na liwanag. Isang flashback ang nagpakita sa kanya na nananatili sa isang madilim na silid ng may lumapit sa kanya na lalaki na may dalang payong. Binigyan siya ni Gian ng hooded jacket at humingi ng paliwanag. Nagsimula siyang magsalita, ngunit nilapitan siya ni Jongmin at naglagay ng tela sa kanyang bibig, sinabi kay Gian na sinusubukan lang niyang paaway nito. Nang maglibot si Jongmin para tingnan ang paligid, tumakbo si brother at sinabi kay Gian na huwag magtiwala kay Jongmin. Hinabol niya ito ngunit nahulog siya sa isang shoot papunta sa isang maliit na silid. Isinara ni brother ang pinto ng bitag sa ibabaw niya. Doon, nakahanap si Gian ng isa pang setup ng mga computer. Sa itaas na palapag, pinatay ni brother ang mga ilaw at dito ay nagawa niyang mahuli si Jongmin at pagkatapos ay itinali siya sa isang pader. Pagkatapos ay kinausap niya si Gian ng direkta sa pamamagitan ng mga kamera at sinabihan siyang buksan ang drawer sa kanyang kanan. Sa loob ay isang gabay para sa paglilipat ng pagmamayari ng Myrtle na mula kay Jinman patungo kay Gian. Pumayag siya sa paglipat at bilang bagong may-ari, inutusan niya si brother na paalisin siya doon. Ngunit nang makalabas na siya, kinuha niya ang kanyang baril at inutusan siyang pakawalan si Jongmin. Ibinunyag ni brother na si Jongmin ang dahilan kung bakit namatay si Jinman. Pinipilit ni Gian na pakawalan pa rin ni brother si Jongmin, ngunit nilagyan pa rin ni brother ng catch pole ang kanyang leeg. Si Gian ay may hawak na baril na nakatutok sa dalawa at pumayag na marinig ang side ng kwento ni brother. Sinabi niya na ang kanyang tiyuhin ay hindi kailanman magagawang magpakamatay at sinabihan siyang panoorin niya ang video file. Gumalaw siya para magbukas ng video file, ngunit pinigilan siya ni Jongmin. Sa pagtatangkang kumbinsihin si Gian, sinabi ni Jongmin na siya ang nagsabi kay Jinman na siya ay nasa basement ng paaralan noong mga bata pa lang sila. Isang flashback ang nagpapakita ng isang 13 taong gulang na si Gian na may hawak na maliit na kuting. Pumayag si Jinman na hayaan siyang panatilihin ito ngunit binalaan siya na dapat niyang panagutan ito kung mamamatay din ang pasang yon. Biglang nagbago ang isip ni Gian nang makita niya si Minhee sa isa sa mga security camera at sinabihan si brother na bigyan siya ng mga baril at gamot. Bago umalis, niregaluhan niya si Gian ng isang pares ng sunglasses. Nang makaakyat na siya sa itaas ay agad siyang nakilala ni Minhee. Sa ibaba, inabot ni Gian ang mga kamay ni Jongmin para tulungan siyang makatayo. Niyakap niya si Gian at nagpasalamat. Pero ginamit niya ang pagkakataon na yon para lang talaga turukan siya ng pampakalma. Dito ay inamin niyang siya rin ang nagkulong sa kanya sa basement ng paaralan noon. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril sa sahig at umupo sa harap ng monitor system. Bago siya mawala ng malay, tumingin si Gian sa sunglasses. Sa pamamagitan ng lens, nakita ni Gian ang isang pulang tuldok sa dibdib ni Jongmin. At ang isang flashback ay nagpapakita ng batang si Gian na umiiyak sa kuting, na namatay. Sa kasalukuyan, tinanong niya si Jongmin kung sino siya, at ngumiti ito. Samantala, si Songjo at ang kanyang koponan nakatanggap ng isang magarbong bagong armas na maaari nilang gamitin kahit na nasa malayo sila. Matapos nun ay nagkaroon ng flashback kung saan nang matapos siyang ma-discharge mula sa militar at hirap na makahanap ng trabaho, nakita niya ang isang ads para na nangangailangan ng isang trabahador at ito ay galing kay Jinman.
nakita natin na tinanong ni Jongmin si Jinman kung maaari siyang magtrabaho ng part-time para sa kanya. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Jian noong nasa high school pa sila. Sa kasalukuyan, si Jongmin ay tumatawag na nagsasabi sa isang tao na malapit na niyang ibigay sa kanila ang shopping store na Merthel. Gayunpaman, ang talagang gusto ng amo ni Jongmin ay mamatay si Jian. Nakatali si Jian sa isang upuan ngunit nagkamalay siya at naririnig niya ang usapan. Saglit na nag-alinlangan si Jongmin ngunit pagkatapos ay kumuha siya ng baril at itinutok ito kay Jian. Tinanong siya ni Jian kung bakit siya ikinulong nito sa basement noon at tumawa lang siya. Sinabi niya na gusto niyang makita kung talaga bang pipi si Jian o hindi at idinagdag pa niya na kung hindi dahil sa ginawa niyang yon ay baka hanggang sa ngayon ay hindi pa din siya nakakapagsalita. Kinilabutan si Jian sa revelasyon na ito at sumigaw ng malakas. Nasasabik si Jongmin na makita ang kanyang reaksyon at nagsimulang ipagmalaki ang tunay na dahilan sa likod ng lahat ng kanyang mga aksyon na nagpapakitang nagtatrabaho siya ngayon sa isang organisasyong pinangalan ng Babylon. Sa isang flashback, nakipag-usap si Jongmin sa kanyang kaibigan tungkol sa mga mamamatay tao sa deep web. Umuwi silang dalawa nang may nakita silang mga kakaibang lalaki na naghihintay sa kanila. Ang mga lalaking ito ay mga tauhan na sinusubukang hanapin ng mga hacker na nabypass ang seguridad ng Merthel. Doon ay nakita natin na binigyan silang dalawa ng oras para magawa nilang makuha ang IP address ng Merthel. At nang magawa ni Jongmin na matapos kunin ito ay agad na pinatay ng mga ito ang kaibigan niya. Pero tila hindi natakot si Jongmin sa kanila at tinanong sila kung lilinisin ba nila ang nangyari dito. Sa kasalukuyan, buong pagmamalaking sinabi ni Jongmin kay Jian na mula noon ay alam niyang hindi siya ordinaryo tulad ng iba. Tinanong siya ni Jian kung paano niya nakilala ang kanyang tiyuhin. Sa isa pang flashback, nakita natin si Jongmin na nagtatrabaho kasama si Jinman. Palagi niyang binabanggit si Jian kay Jinman, na kalaunan ay naniniwalang si Jongmin ay kaibigan ni Jian noong bata pa siya. Isang araw, humingi si Jinman ng tulong kay Jongmin sa kanyang computer, at nagtanim si Jongmin ng spy software sa kanyang PC. Sa gabi nang mag-login si Jinman sa Merthel, nakita ni Jongmin ang lahat ng kredensyal at mahalagang impormasyon ng website. Matagumpay siyang nakapasok sa Merthel at natapos ang gawain kasama ang mga tauhan ni Bale, nang papatayin na siya nito ay nag-set up si Jongmin sa Merthel para mag-reset ito at hindi na sila makakapag-login. At kakailanganin nila siya para magkaroon sila ng access sa Merthel. Sa kasalukuyan, ipinakita ni Jongmin kay Jian ang nasa video record kung paano namatay ang kanyang tiyuhin. Si Jongmin ay nakatali at binugbog ni Jinman. Panarinig niya kay Jinman ang isang fake na audio recording kung saan naririnig niya doon na si Jian ay sumisigaw at humihingi ng tulong. Siya ay itinali dahil si Jongmin ay nahuli sa camera at ipinahayag ni Jongmin na siya ay nagtatrabaho sa Babylon. Pinakawala ni Jinman si Jongmin at hiniling sa kanya na ipaalam sa Babylon na tuparin ang kanilang pangako. Naglalakad si Jinman sa loob ng washroom at bigla na lang namatay ang camera na ikinadismaya ni Jongmin. Dito ay nasabi niya na meron siyang mas magandang video at nang ipakita niya na nang pumasok siya sa loob makalipas ang ilang minuto, nakita niyang patay na si Jinman sa bathtub na puno ng dugo. Pinatay niya ang sarili gamit ang kutsilyo. Nasusuka si Jongmin pagkatapos makita ang eksenang iyon ngunit tumawa ng histeryoso. Sa kasalukuyan, umiiyak si Jian nang makitang namatay ang kanyang tiyuhin sa ganoong paraan at sumisigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Tinukso-tukso pa ni Jongmin si Jian dahil akala daw niya ay napaka-cool ni Jinman pero nahulog siya sa isang trick ng ganun-ganun na lang. Tinawag ni Jian si Jongmin na isang duwag at sinabihan siya na hindi siya pinapahalagahan ng Babylon. Sa galit, tinutukan siya ni Jongmin ng baril. Sinipa ni Jian ang kanyang binti, dahilan para madulas siya, at natambay siya gamit ang kanyang binti. Matapos noon ay kinagat niya ng husto ang tenga ni Jongmin at nang nagawa niyang makatakas saglit at naisip niya ang sinabi ni Jinman na gamitin ang kung ano ang nasa paligid niya para magawa niyang makaligtas. Ginamit na nga niya ang mga materyales sa paligid niya upang makagawa ng bitag para kay Jongmin at matagumpay niya na gawang bitayin siya. Pinagpapalo niya ng husto ito pagkatapos. Sa sandaling iyon, inutusan ng Babylon si Songjo na hulihin ng buhay si Jian. Mas maraming lalaki ang dumating para hulihin si Jian, tinulungan ng isang advanced na robot na idinisenyo upang tumulong sa kanilang misyon. Samantala, sinira ni Brother ang isang pader para kunin ang mga armas na nakaimbak sa likod nito at ginagamit ang kanyang computer para i-activate ang metal shutter system ng bahay. Sa pagpasok ng robot sa bahay, tinangka ni Minhee na barilin ito ngunit napakabilis nitong gumalaw. Nang malapit nang tumalo ng robot sa kanila, ang shutter sa sala ay nagsara dahilan para hindi makapasok ang robot. Nakita natin na nagawa ng robot na pigilan sa pagsara ang isang shutter at nagawa ng mga lalaki na makapasok sa loob sa pamamagitan nito.
pero napagtanto nila na nakulong lang sila sa loob ng bahay na ito. Gayunpaman, sa tulong ng robot, nakikita pa rin ni Songjo at ng tech team na sina Minhai at brother ay nagtatago sa likod ng shutter. Sa basement, natuklasan ni Jian ang isang transfer document mula sa uncle niya. Naglalaman ito ng paghingi ng tawad sa paglalagay sa kanya sa ganito kahirap na sitwasyon, ngunit binibigyan din siya ng karapatang pumili ng sarili niyang landas. Ang unang opsyon ay nagbibigay daan kay Jian na makataka sa likod ng pinto ng bodega, kung saan direktang kumukonekta sa kanya ang isang telepono sa isang taong makakatulong sa kanyang magsimula ng bagong buhay na may bagong pagkakakilanlan at sapat na pondo. Ang pangalawang opsyon ay manatili si Jian, at sumali sa laban, at protektahan ng mga taong handang magsakripisyo ng kanilang buhay para sa kanya. At doon ay nakita natin siya na naguguluhan na kung anong dapat na piliin. Samantala, sinimula ng batasin ng robot ang shutter para magbuga ng nakakalaso na usok pero biglang bumukas ang shutter. At sa sandaling iyon ay naghagis si Minhi ng isang flash bomb at tumalon upang harapin sila. Nagkaroon ng isang matinding labanan sa pagitan niya at sa mga lalaking ito. Nagagawa niyang patayin ang karamihan sa mga ito ngunit nagtatamo ng mga pinsala habang ginagawa ito. Nang susubukan ng patayin ng lalaki sila Minhi at brother ay bigla na lang lumitaw si Jian at hawak-hawak niya ang dalawang granada. Agad hinayla ni Minhi ang mga pinito at hinagis naman ni Jian ang granada sa lalaki at sumabog ito. Umatras sila sa banyo para gamutin ang mga sugat ni Minhi. Pero hindi nila alam na ang lalaking yun ay nakaligtas at sinundan sila sa banyo, binaril nito si Minhi. At sinubukan ni brother na mamajitin ngunit mabilis din siyang natalo. Si Jian ay lumalaban para sa kanyang buhay, ngunit malinaw na hindi niya kayang talunin ito. Nang akmang laslasin ng lalaki ang kanyang mukha, lumitaw si Pasin at inatake siya mula sa likuran. Nagyakapan sila, at agad na sinabi ni Pasin kay Jian na wala ng oras. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Pasin na darating si Belle at siya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Sa epilogue, nakita natin si Bale at ang kanyang mga tauhan na nanonood sa lahat ng nangyayari sa loob ng bahay ni Jinman sa pamamagitan ng mga drone. Nang inatake ni Jian ang isang drone gamit ang isang tirador, hiniling niya sa kambal na sila na ang gumawa ng misyon. Matapos nun ay nagkaroon sa isang flashback sa 14 na taon na ang nakakaraan. Si Jinman at isang grupo ng mga lalaki, pawang mga mercenaryo, ay nasa misyon na i-escort ang isang Korean businessman pabalik sa Korea mula sa ibang bansa. Si Jinman, na nagsisilbing kapitan, ay nasa kotse kasama si Paisen at isa pang lalaki. Gayunpaman, nahuli sila sa ilalim ng malakas na putok ng kanilang mga kalaban. Sa gitna ng putok ng baril, isang lalaki ang nagmumungkahi na kailangan nilang tumakas o mamamatay silang lahat. Iginiit ni Jinman na dapat nilang iligtas ang kliyente dahil mas mahalaga daw ito kaysa sa mga buhay nila. Sa radyo, may nagulat na umalis si Bale sa kanyang posisyon at patungo sa gitna ng oposisyon. Sa ibang lugar, magkasamang lumalaban si Songjo at ang kanyang kasamahan. Nakita natin na malapit ng masaksak si Songjo ng kanyang kalaban mabuti na lang at ang kanyang kasamahan ay namagitan at nagawa niyang mapatay ang umaatake kay Songjo. Nang sa tingin nila ay wala na ang panganib, lumitaw ang isang grupo ng mga armadong lalaki na tumututok sa kanila. Sakto, dumating si Bale, tinitiyak na patay na ang lahat ng gunmen, pagkatapos ay pumwesto sila bilang mga sniper sa isang rooftop at sinimulang patayin ni Songjo ang mga taong nakapalibot kila Jinman. Dahil sa ginawa nilang yon, nanaig si Jinman at ang kanyang koponan, ng maglaon, may nagpaalam kay Jinman na walang pa silang naririnig na balita mula kay Bale at Songjo sa loob ng isang oras, na nag-udyok kay Jinman na hanapin sila, sa rooftop, si Songjo at ang kanyang kasamahan ay nagpapahinga. Pagkatapos ay bumaba ang rookie upang hanapin si Bale, at natuklasan lamang na pinatay ni Bale ang mga inosenteng sibilyan. Dumating si Songjo ngunit hindi siya nagulat sa eksenang nadatnan niya. Nang magprotesta ang bagong recruit, pinatay siya ni Songjo sa kabila na nailigtas niya si Songjo kanina. Natuklasan ni Jinman ang eksena, at nagsinungaling si Songjo at sinabi na namatay ang rookie habang sinusubukang protektahan ng mga sibilyan. Pagkatapos, lumitaw ang isang batang lalaki, armado ng baril. Hinimok siya ni Jinman na ihulog ang sandata, ngunit mabilis na pinatay ni Bale ang bata sa harap ni Jinman. Ang salaysay ay lumipat sa isang silid ng hukuman kung saan nahaharap si Bale sa mga kaso para sa pagpatay sa 9 na sibilyan. Sina Songjo at Jinman ay nagsisilbing mga saksi, kung saan si Songjo ay nagsisinungaling at sinabi na si Bale ay pumatay lamang ng mga rebelde. Nang tumayo si Jinman bilang saksi, napalitan ang eksena sa isang flashback sa isang locker room, kung saan ipinagtanggol ni Songjo si Bale kay Jinman. Nangangatwiran si Songjo na ang mga ginawa ni Bale, maging ang pagpatay sa bata, ay para sa kanilang kaligtasan.
Si Jean man, gayunpaman, ay alam na ito ay hindi totoo dahil ang baril na hawak ng bata ay walang magazine. Pagkatapos ay itinuro ni Songjo na palaging inuuna ni Jean man ang misyon, samantalang inuuna ni Belle ang kanilang buhay. Si Pasin at ang kambal na mersenaryo ay naroroon din sa silid. Kinausap din ni Jean man si Yong Han, ang kanilang amo, tungkol sa kanyang mga hinala tungkol sa nangyari. Napansin ni Yong Han na walang kaluluwa si Belle kung titignan mo ang kanyang mga mata at inilarawan siya bilang isang killing machine na pinayuhan si Jean man na pabayaan na lang niya ito. Binanggit pa niya na hindi gaanong magkaiba si Jean man at Belle. Sa silid ng hukuman, nakita natin na nagpatotoo si Jean man na hindi niya nakitang gumawa ng pagpatay si Belle, na humahantong sa paghatol na hindi nagkasala si Belle. Bumalik ang eksena kay Yong Han at sinabi niya kay Jean man na siya lang ang makakakontrol kay Belle. Pumayag si Jean man ngunit hiniling ni Yong Han na huwag na siyang isama sa alinman sa kanyang mga operasyon. Ang koponan ay nasa isang eroplano na ngayon, ngunit napakainit ng tensyon sa paligid. Tinutuya ni Songjo si Jean man dahil sa pagiging masyadong masunurin sa mga patakaran na humantong sa isang paghaharap kay Pisen na tumatayo para kay Jean man. Lumalaki ang tensyon hanggang sa tumayo ang kambal para kay Songjo, ngunit umatras silang lahat ng mamajitin si Belle. Natapos ang eksena sa pasimpleng pagtitig ni na Jean man at Belle sa kadiliman. Ang susunod na gawain ni Jean man ay hulihin ng isang malaking nagbebenta ng droga. Dahil malaki ang operasyon, sinabi ni Yong Han na kailangan pa rin niya si Belle para makatrabaho siya. Nangako si Yong Han na ito na ang huling operasyon na kailangan ni Jean man na makatrabaho si Belle. Ipinakita niya kay Jean man ang isang larawan ng isang lalaki na nagtuturo sa kanya na hulihin ang target ng buhay. Bilang kapitan, nag-issue si Jean man kay Belle bago sila umalis, bagaman naramdaman ni Belle ang pag-aatubili ni Jean man na dalhin siya doon. Sa panahon ng misyon, si Belle at isang kasamahan ay nakatagpo ng dalawang walang armas na lalaki. Ang mga utos ni Jean man ay ibigay sila sa pulisya, ngunit naisip ni Belle na hadyusan sila ng kutsilyo upang nang sa gayon ay maging armado na sila. At pagkatapos noon ay pinatay sila. Samantala, hinabol at nahuli ni na Jean man at Pasin ng isang lalaking nagngangalang To. Ang kanilang target. Nang makarating sila sa kanyang silid, nakita ni Jean man ang isang tumpok ng pera at isang pasaporte, kasama ang isang pares ng mga takong at damit na panloob ng mga kababaihan sa sahig. Bumalik sa kabilang gusali, ang mga lalaki ay nakahanap ng pera at ibinahagi ito sa iba. Naghanap si Songjo ng pagnakawan at nakita niya ang apat na babaeng sibilyan na nakakulong sa isang silid. Mukhang biktima sila ng trafficking at humihingi ng tulong. Sinabihan sila ni Belle na huwag mag-alala ngunit pagkatapos ay naghagis ng granada sa silid. Maging si Songjo ay nabigla sa kanyang ginawa at pinatay silang lahat ng granada. Narinig nila Jean man ang pagsabog at galit na galit siya nang malaman niya ang nangyari. Nagsisinungaling pa rin si Songjo na ganito nila nahanap ang mga babae ngunit hindi ito pinapaniwalaan ni Jean man. Si Jean man ay tumingin kay Belle na may galit. Hinugot ang mga baril at sinabi ni Belle kay Jean man na barilin siya kung gusto niya. Ngunit kinumbinsi ni Songjo ang lahat na huminahon, inutusan sila ni Jean man na pasabugin ang lugar bago umuwi, ngunit plano niyang iulat ang mga aksyon ni Belle sa kumpanya. Habang nagsiset up ng mga pampasabog, nakatagpo si Jean man ng isa pang babae, isang biktima ng trafficking. Ito pala ay walang iba kundi si Minhee. Sinabi niya sa kanya na patayin siya ng mabilis kung kinakailangan, ngunit tahimik na binigay ni Jean man sa kanya ang kanyang jacket upang mabalat niya ang katawan niya at sinabihan siyang tumahimik. Sa labas ng gusali, lahat ay sumasakay sa mga kotse at sinabihan sila ni Jean man na mauna na sila. Matapos matiyak na nakaalis na ang lahat, bumalik siya para kunin si Minhee na nagtatago sa isang aparador. Sinubukan nilang tumakbo palabas bago sumabog ang bomba, ngunit sa kasamaang palad, bumalik si Belle. Sinabihan ni Jean man si Minhee na tumakbo at nagkaharap sila ni Belle. Isang malupit na labanan ang naganap at nang papatayin ang asuna ni Belle si Jean man, binaril ni Minhee si Belle sa mukha, dahilan para matambe siya. Sinamantala ni Jean man ang sitwasyon at sinaksak siya, binalaan ni Belle si Jean man na kung hindi niya siya papatayin ngayon, papatayin ni Belle ang lahat ng kilala at pinapahalagahan ni Jean man. Tinangka ni Jean man na barilin siya, ngunit wala ng bala ang baril, at ang mga pampasabog ay umabot sa dulo ng kanilang countdown, na napilitang umalis si na Jean man at Minhee. Inisip niyang namatay na si Belle dahil sa pagsabog. At pagkalabas ng gusali, pinanood din na Minhee at Jean man ang ganap na pagkawasak nito, pauwi, nagsisinungaling si Jean man, na sinasabing na corner siya ng mga rebelde at si Belle, na humantong sa pagkamatay ni Belle. Pagkatapos ay huminto siya sa kanyang trabaho, sinabi kay Yong Han na kailangan niya ng pahinga. Pagkaalis ni Jean man, tumawag si Yong Han, na nagtuturo sa isang tao na bantayang mabuti si Jean man.
Habang nililimas ang locker ni Bale, nakahanap si Songjo ng marangyang wristwatch at nagpas siyang itago ito para sa kanyang sarili. Sinunog niya at ng team ang natitirang mga gamit ni Bale kasama ng kaunting pera bilang parangal. Maya-maya at naghihintay si Jinman sa isang istasyon ng bus nang mapansin niya ang isang lalaki na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Lumitaw ang isa pang lalaki, nakangiti kay Jinman, ngunit sumenya si Jinman na siya ay binabantayan. Dahil sa pag-unawa sa sitwasyon, nagpatuloy ang lalaki sa paglampas kay Jinman ngunit maingat na ibinaba ang isang set ng mga susi ng kotse sa tabi niya, pagkatapos ay tinawagan ni Jinman ang kanyang nakatatandang kapatid pagkatapos ng 8 taon. Sinisigawan siya ng kanyang kapatid na galit dahil sa kanyang pagkawala ng napakatagal ng walang anumang balita. Sa kalaunan, dumating si Jinman sa bahay ng kanyang kapatid at muling nakasama ang kanyang pamilya. Ito ay isang emosyonal na sandali, lalo na dahil ito ang unang pagkakataon na makilala niya ang kanyang pamangkin na si Jian. Sa ibang lugar, si Songjo ay nagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa pagbaril ng may isang lalaki na lumapit sa kanya mula sa likuran. Ito ay walang iba kundi si Bale, ngayon ay may mga sunog na peklat sa mukha. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.